Ito po ang ating original na photo na gagamitan natin ng application na Snapseed. Alam ko na yung Snapseed ay hindi na bago, lalo na sa karamihan kasi ito ay naging popular dahil nga sa kagandahan nito sa pag-i-edit ng mga litrato. At ito ngayon yung gagamitin natin at yung healing tool ng Snapseed para ayusin ang ating photo. Next ay buksan natin ang application. I-click natin yung add button para makapagpili tayo ng gusto nating litrato na gagamitin. So gagamitin natin itong litrato ng bundok. At try natin i-edit. So ayan, click natin yung check. Sunod ay click natin yung tools. Ayan, yung healing. At kapag ka na-click na natin, so ayan, i-zoom in natin kung saan parte yung gusto nating alisin. At pipindutin natin or swipe or slide yung screen para mawala yung parte na gusto nating alisin. So yung pag-heal ng parte ng photo ay hindi naman ganong mahirap. Ngunit kinakailangan lang nito ng tiyaga kung gusto mo maging maayos ang kinalabasan ng inaayos mo o ini-edit mong litrato. So kadalasan ito ay ginagamit kapag may gusto tayong alisin sa isang picture, yung mga hindi ka nais-nais. So ayusin lang natin ng maigi at siguraduhin malinis ang kalalabasan. Kapag ka-okay na, ay i-click lang natin yung check button sa baba at yung export para ma-save ito sa SD card or sa phone memory kung saan mo gustong i-save. Marami din namang mga effects ang Snapseed kung kaya dito ay familiar lalo na sa mga mahilig mag-picture at yung mga photographer sa pag-edit ng mga larawan. So, aantay lang natin na ma-save ng maayos ang ating photo bago tayo mag-exit. Okay, ito na yung kinalabasan ng ating project. So, okay na. Ngayon naman ay ilalagay na natin siya sa KineMaster application. Ang KineMaster ay common na sa mga YouTuber at sa mga mahilig mag-edit ng videos kasi nga meron itong mga effects, especially yung chroma key na mas nagpapaganda sa mga videos na ini-export at ina-upload sa YouTube. At nandito na nga, nailagay na natin yung photo na in-edit natin kanina sa may Snapseed. So ito yung gagawin natin. So kailangan na natin i-click or i-post yung cropping para mag-steady yung picture at hindi gumalaw. Ayan, so ayusin natin na maigi. Saka natin i-click yung check button at sunod na gagawin natin ay maglalagay tayo ng media layer. So, gagamitin natin ng green screen effect. So meron ako dito nakuha mula sa YouTube at ito yung gagamitin natin para mas mapaganda yung project na ginagawa natin. At aantay lang natin saglit. Tsaka pagka okay natin ay so ile-level natin kung saan parte ng photo natin ito ilalagay. So sa case ko dito ay kailangan ko munang tanggalin yung intro ng video at pipili ako ng kung saan parte ng video yung aking ilalagay as layer sa aking napiling picture. At nandito na nga, nakapili na ako. So i-enable ko lang dito yung chroma key. So hanapin natin chroma key at enable. So ayan, nawala na yung green screen. Ito na yung ilalagay ko kunyari dito sa top ng mountain. At so lalaksan natin yung volume para medyo marinig yung effects. At saka natin i-play, i-try natin kung medyo may kailangan pang ayusin, so i-adjust na lang natin. At pagkatapos kong pumili ng effect na gagamitin, ito na nga at na-enable ko na rin yung chroma key ng KineMaster.
So ito na yung aking napiling effect na gagamitin. So after that ay i-cut lang natin yung parte na gagamitin natin ng ating layer, at ganun din yung ating photo kung hanggang saan lang. Then after that, so i-check natin ulit, takasan yung volume at i-play ulit para makita natin kung sakto na ba o mga kailangan pang ayusin. At kung masigurong okay na, ay maaari na natin itong i-save. Ito yung button sa taas. Save lang natin yan. Get your hands in the air. Get your hands in the air.